Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo nagkakatipon upang ating purihin ang Ama. Pasalamatan sa mga biyayang pinagkalob sa atin at mulit-muli ay dumulog sa pagdiriwang na ito ng ating mga minimiti at panalangin. Hilingin natin na nawa ating maisabuhay ang bagong buhay na dulot ni Kristo sa atin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng Pagkabuhay na iyong binigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ni Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya.
Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito, at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag, sa Kanya nililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang iniligtas. Panginooy, aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing lang poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay mituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang iniligtas. Nililipon niya, yaong masasama, hanggat sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinidinig daing ng matuwid, ililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang iniligtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang iniligtas. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa Kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Ang salita ng Diyos na ating pong ipinahayag sa ating pagdiriwang ngayon ay pagkapatuloy ng pakikipag-usap ni Jesus kay Nicodemo. Si Nicodemo po ay isa sa mga religious leader na Hudiyo noong kapanahonan ng Panginoon. At siya po'y nagtatanong kung paano magkameron ng buhay na walang hanggan. Sapagkat narinig niya ang mga kababalaghan, ang mga ginawang mabuti ng Panginoon Jesucristo. At dahil dito, gusto niyang malaman kung paano magkameron nito at kung paano magkameron ng buhay na walang hanggan. Sa kanila pong pag-uusap, our Lord was telling him, you should have that spiritual rebirth, yung born from above, yung mula sa itaas. Para kay Nicodemo, paano muli magpapabinyag samantalang
isang beses lang ikaw ipapanganak at bibinyagan. Ang thinking po noon ng mga Hudiyo ay isang beses ka lang bibinyagan. Isang beses ka lang magbabago, isang beses ka lang patatawarin sa mga kasalanan. Ganun po ang baptism pa noon, kapanahunan nila. Kaya po ang binibinyagan noon ay meron ng kakayanang magpasya o yung tinatawag na adult baptism. Magpasya na, ako'y magbabagong buhay na, ako ay susunod sa Panginoon, ako ay iiwas sa pagkakasala. Kaya hindi maisip ni Nicodemo kung ano yung sinasabi ng Panginoon na born from above. Kaya sinabi ng Panginoon, ito yung pagbabagong buhay mula sa buhay ng kadiliman na laging sumisimbolo ng mga kasalanan sa pagbabago at yung buhay ng kaliwanagan, ang pagsunod sa ating Panginoon Jesucristo at pamumuhay ng walang tinatago at sa katotohanan. Kaya sinabi ng Panginoon ngayon, ang hindi tumatalima ay hindi magkakameron ng buhay. At ang hindi mananatili o magkakameron ng pagtalima sa Diyos ay mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Kaya nga po, sinasabi ng Panginoon ay tungkol sa spiritual rebirth. Ito po ay tinanggap ng ilan sa mga katauhan na narinig natin sa buhay ng Panginoon Jesucristo noong mga mahal na araw. Si Maria Magdalena, o natigit sa lahat, siya po ay nagbagong buhay. Siya po ay sumunod sa Panginoon. At siya nga po yung unang nakaalam na ang Diyos ay muli nang nabuhay. Gayun din po yung isa sa mga nakapako sa tabi ng Panginoong Jesucristo. Ang isa ring magandang halimbawa ng pananampalataya ay magkakameron ng buhay na walang hanggan. Yung isa, tinuya siya, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Pero anong sinabi ng isa? Nang makilala niya si Jesus, walang ginawang masama ang taong ito. At sinabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nagahari na. At ano pong sinabi ng Panginoon sa pananampalataya noong nakapako sa tabi niya? Ngayon di, isasama kita sa paraiso. So pagbabago, pananampalataya, at mayroong bunga, yung buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito rin po yung practically na ginawa natin. Nung Lent, tayo ay naghanda, nagnilay, nagdasal para malaman at makita ano ba yung mga kasalanan na lagi kong nagagawa. Tinulungan pa tayo ng mga debosyon na ating ginawa. Yung istasyon ng krus, yung pasyong mahal, yung mga ginagawa nating sakripisyo, abstinensya at fasting para totoong maging buo yung ating pagbabago. At ang end point po ng Lent ay tayo makapangumpisal para sa pagdiriwang natin ng mga mahal na araw, magkakameron tayo ng bagong buhay. Kaya kung matatandaan po ninyo ng Easter Vigil, tayo ay may hawak na kandila. Tayo ay nagsariwa ng ating mga pangako ng binyag at tayo winisikan ng banal na tubig. Di ba ito po yung binyag? Di ba yung binyag yung pumawi sa ating mga kasalanan? Kaya noong Easter Vigil o noong Easter Sunday, sinariwa natin ito na pagpapalaala na tayo ay tumanggap ng bagong buhay. Kaya, tinanggap natin yung bunga ng pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya ang challenge ay paano natin mapapanatili ang bagong buhay na ito. Dahil tayo nagdasal na, tayo nangumpisal, tinanggap na natin ang bagong buhay ng mga mahal na araw, paano natin mapapanatili yung buhay
ng liwanag na sinasabi ng Panginoon Jesucristo, at ito'y mas makikita at mas maipahayag kung katulad ng mga apostol sa unang pagbasa, ipinapahayag natin na si Kristo'y muling nabuhay at ipinapahayag natin ang kanyang salita. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, hilingin natin na mapanatili natin ang buhay na tinanggap natin kay Kristo sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng ating pangako sa binyag na ating sinariwa noong linggo ng pagkabuhay, at patuloy na pagpapahayag ng salita ng Diyos na ating napapakinggan sa bawat pagdiriwang sa simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Tayong mga tumanggap ng buhay ni Jesus ay tinatawag mamuhay ng lubos ayon sa kanyang mga aral. Ang tugon, Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang simbahan, sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang pamahalaan, naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa mga nangangailangan, naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga taong nagdurusa sa sakit na walang lunas, naway palakasin ang kanilang pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng nakapagpapagaling na biyaya ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ama, namuhay bilang isang tao ang iyong anak upang ibahagi sa amin ang iyong buhay. Ipagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa Kanya upang makapamuhay kami na may pananagutan bilang iyong mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banan. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati na iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod
sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Mel Ray naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pangindapating kaming lahat na mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Aming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan na nagdiriwang ng kanilang karawan, anibersaryo ng kasal, mangingibang bansa, kukuha ng pagsusulit. Gayun din po, inaanyayahan din po sa unahan ang mga nasa larangan ng enhinyeria,
arkitektura at mga manggagawa para po sa natatanging panalangin at pagbabasbas. Isusunod po dito ang pagbabasbas ng mga religious articles, mangyaring pumunta na rin po sa unahan. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling namin basbasan mo ang mga kapatid namin ito na diriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang masasa sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na napuwet kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo ang kanilang mga gawain at talikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ama naming makapangyarihan ang lumikha ng sanlibutan, ang gumawa ng lahat ng bagay na mabuti at banal. Ipinagkatiwala mo sa sangkatauhan ng iyong nilikha upang pagyamanin. Narito sa iyong harapan ang iyong mga anak sa larangan ng inhinyeria, arkitektura, at mga manggagawa na tinatawag mo upang linangin ang iyong nilikha para sa aming kapakanan. Sa tulong ng panalangin ni San Fernando, patron ng inhinyeria, ipagkalobo ang mga biyayang kanilang kinakailangan upang kanilang paggawa ay naayon sa iyong kalooban. Naway maging kasangkapan ang mga itatayo nilang gusali at istruktura sa pagbubuo ng mga angkan, sambayanan at simbahan. Ang lahat na ito hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Fernando, aming patron. Ipanalangin mo kami. Naway gawaran ng Diyos ang pagpapala mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito ay maging gabay sa pagtahak sa kabanal at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong palakpakan ang mga nagdiriwang ng kanilang karawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Magsitayo na po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.